Ngayon, pag-usapan natin kung paano gawin ang LESF tagging sa LIS gamit ang iyong Android phone. Ang una natin gagawin ay pumunta tayo dito sa Chrome. Pagkatapos, i-click natin yung Google. Okay. So, sa Google, i-search natin yung LIS. Click natin. So, lumabas na. I-click natin yung DepEd LIS. Okay. So, please sign in. So, ang lalagay lang natin dito yung username at saka yung password natin sa LIS. So, saka sign in na tayo. Okay. So, pag sign in natin, makikita natin yung dashboard. Saka yung school ID ng paaralan. So, i-click na natin ito. Tapos, makikita natin dito yung mga kung ano yung kailangan natin. So, since yung kailangan natin yung LESF, so i-click natin yung LESF. So, mayroon siyang encoding. Click natin yung encoding. Alright. So, pagkatapos yan, i-click natin yung grade na dapat i-enroll natin. Kumbawa, i-enroll natin ngayon yung grade 5 na magiging grade 6 siya. Okay. So, itong tag as LESF, i-change natin siya by clicking yung arrow na tag as LESF. So, ang lumabas, yung mga master list ng grade 5, yung nakaraang taon, ito yung lumabas, yung mga pangalan ng mga estudyante at saka yung mga LRN. So, try natin yung sa baba. Ang gawin na natin ay i-click natin yung sign na pen or yung icons na pen. Click natin. Alright. Pagkatapos, i-click natin yung grade level to enroll. So, since grade 5 siya, magiging grade 6 na siya ngayon. So, i-click natin yung grade 6. Tapos, school ID. Yan, school ID. So, nagsisearch ng match yan. So, ang lumabas sa pinili ko na school ID ay Malinaw Elementary School. Click ko lang yan. Confirm. Pagkatapos, ito yung mga questions sa survey. So, if you fill out mo lang lahat yan. Yan, if you fill out mo yung mga no, rather, if you fill in mo yung mga makailangan ay information dito sa LIS. Okay, so example, ito, do you have any assistive technology device available at home? So, sa amin, sa kanya, no. Sa father, okay na yan. Alright. Pagkatapos, yung mother, okay na yan. And pagkatapos yung guardian, click mo siya, and then ano ang how does your child go to school? So by walking, na malapit ng bahay na sa paralan eh. So ilan yung kapatid niya sa kinder up to college? So example, pag yung grade 1 ay tatlos lang, may kapatid siyang dalawa sa grade 1, ilagay mo 2. Pag wala naman, gabi mo lang 0. Okay. Sa grade 2, wala. Halimbawa. Tapos, i-include mo siya. Since mag-grade 6 siya, ilagay mo siya sa grade 6. Okay. So, ganyan. 0, 0. 0 natin lahat yan. 0. Okay, so vocational serve. So, sino ang nagsusupport sa kanya? Ipalagay natin yung parents or guardian.
meron ba siyang TV, radio? So, none. So, if you fill in nyo lang lahat ng mga kailangan dito, pagkatapos, i-click nyo yung iHarbor Certify, yung certification, tapos submit, i-click nyo yung submit. Okay? So, yun lang.